po, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po natin ngayon, magsaset po tayo uli ng mga ganitong klase ng relo, mga relong pangmasa. Para doon po sa mga katulad natin na walang pambili ng mga mamahaling relo, tamang-tama po ito sa inyo. So, nakapag-set na po tayo ng ganito dati. Kung mapapansin nyo, yung isa nating video, mapapanood nyo po yun sa channel natin. Yung title ng Gift Watch. Puti naman yung pindutin nyo dito. So, bakit po natin uulitin? Baka may tanong yun. Dahil po sa request ng isa nating nag-comment na nakapanood sa video na yun, na si Ma'am Rosemi, na gusto niya ng step by step, o siguro yung sinasabi niya ko, mas detalyadong pagsiset. Dahil nagbibenta po yata siya ng mga ganito klase ng relo, nahihirapan daw po siyang mag-set dun sa oras. So, detalyado na po natin, hindi lang oras yung isiset natin. Iaano na rin natin yung para sa alarm, baka may mag-request din sa kanya, kay Ma'am Rosemi na iset na yung alarm. Tapos, kung para saan yung stopwatch, etc., etc. So, set na po natin. Tara na ho. So, ito po yung relo natin na ito, exports. Nabibili nyo na lang ho yan sa mga kaibigan natin nagbebenta sa mga ayan, sa mga gilid-gilid sa palengke. Ayan, mga kaibigan po natin, mga kapatid natin na mga nagbebenta dyan. Okay naman po sila. So, para po dun sa mga wala talagang budget para sa mga mamahaling relo, ito po yung relo para sa inyo. Ayan. So, gusto ko rin pong ginagamit mga ito eh. So, paano ho ba sineset? Dito na po tayo. So, ang una po natin gagawin, dahil nakaharap po sa atin yung relo, ito po yung kaliwa natin. Ito pong kaliwang ilalim na buton ito. So, ayan. Ang una po natin pipindutin. Yan. Yan. One. Yan po. Stopwatch. So, para saan po ba yung stopwatch? Halimbawa, kayo ay tumatakbo. Dito lang po sa pindutan na yung pagpipilian nyo. So, itong itaas po yata yung start nyan eh. Ayan, di ba? Yan, bawa, nagja-jogging po kayo sa araw-araw, every morning, yan, routine nyo po, pagja-jogging. Gusto nyong orasan o timingan kung ilang minuto na kayo nagja-jogging, pwede nyo pong gamitin yan, di ba? Conveniente para sa inyo. Kapag stop nyo po yan, stop nyo dito, yun, oh, nag-stop, so kuha nyo na, wow, 18 seconds. Tapos, balik natin sa zero, pindutin nyo po itong sa ilalim, yan, para sa mga nagtatanong po. So, yan po, stopwatch. So, pag pinindot nyo po ulit dito yan, babalik dun sa normal nating oras. So, pangalawa. One, stopwatch. Two, ito po, alarm. Pag nakita nyo po yung A na yan, tas nagbiblink na agad yung, biblink na yung one. So, ang gagawin nyo lang po dyan, kapag saset nyo na, nasa oras po yun, di ba? Pindutin nyo lang po ito kung anong oras yung gusto nyo. Ayan. Two, three, ayan, six, nasa inyo po kung anong oras po yan. Ayan, PM. Yung kanina po, AM. Ito naman, PM. Ayan, AM na naman. So, ito po, sa alarm. Ayan. Sa minuto rin po. Halimbawa, gusto nyo iset 5.05, 5.10, 5.30. Nasa inyo po yan. Pwede nyo po yan. So, pindutin nyo lang po yan. So, sindin nyo lang po yung pinipindot natin o yung ginagawa natin sa video na ito. Masaset nyo po yung alarm na yan dun sa gusto nyong oras na mag-alarm yung relo ninyo. Ayan, di ba? So, pag pinindot po natin uli yan, babalik na naman dun sa normal nating oras. So, dun na po tayo sa pagsiset ngayon ng oras. So, pindutin po natin uli ito. Number 3. 1, 2, 3. Ayan, nakita nyo po. Nagbiblink o pumupundot na yung kanyang segundo. Pag ganyan na po yung nakita nyo, pwede nyo na pong iset yung oras. So, pindutin nyo lang po uli yung itong nasa ibabang kanan na button. Ayan, no? Napunta yung pagbiblink o yung pagpupundot dun sa minuto. Pag gusto nyo iset yung minuto nya, ayan, bawa, yung oras nyo, hindi tama yung relo na to. Ayan, sundin nyo po yung gusto nyong oras. Bawa, oras nyo sa trabaho para hindi kayo nalilate. Ha? Ayan, sundin nyo. Kapag oras naman po, pindutin nyo po ulit ito. Itong kanang ibaba. Ito po kasing kanang itaas, yun yung pandagdag natin. Ayan. Pandagdag, pang set sa oras. Ito naman, pang lipat, kung ano yung isineset nating oras.
kamukha po nito, oras, di ba? So paano po ba yan? So medyo komplikado na po dito, kaya medyo pakinggan nyo ng mabuti. Kapag dinagdagan po natin yan, kung mapapansin nyo, mayroon pong nakalitaw na P, indicator po yon na PM. Ayan. PM hanggang sa nag-zero. Oh, bakit nag-zero? Di ba po, karaniwan, pag sineset nyo yung mga orasan ninyo na dinumero, 1 to 12, tapos katapos nun 12, 1 na naman ulit. So ito po hindi. May mga ganitong klase ng relo na meron silang 24-hour time setting o yung military time setting. Kapag nakita nyo na po na 8 yun, yun sa gilid na kanyang minuto, ibig sabihin, nasa military time na po kayo. Papakita ko po sa inyo. Zero yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, madaling araw. Sa military time, 0-100 hours. Hindi po nila sinasabi na 12 midnight. Hindi. Kasi military time. Ayan, di ba? Papakita ko po sa inyo ang kaibahan. Ayan, 12. Karaniwan po niyan, dapat katapos ng 12. 1 yan, di ba? Ito po hindi. 13 po ang lalabas dyan. Kasi nga military time yan eh. Ayan, no? Magtutuloy-tuloy siya. 13, alauna, 14, alas 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, katapos po ng 23, hindi naman po siya 24. So, magbabalik na po siya nun. Parang umikot na siya. Katapos nung 24-hour time setting, yung 12-hour time setting na naman. Ayan. Ayan po. So, ang ibig po sabihin niyan, 12 midnight o 12 ng madaling araw, kasi meron na siyang A doon. Ibig po sabihin niyan, 12 AM. 12 ng madaling araw. So, dahil yung oras po natin kanina e 5 PM, magtutuloy-tuloy pa rin po tayo. Pero kung ano po yung sineset nyong oras, yun po yung sundin nyo, no? Kung alin po yung gusto nyo. Ayan, nagpina po, di ba? Ayan, so 5. So kapag nilipat po natin uli dyan, pagkatapos natin sa oras, okay na po siya. Yung oras natin at saka minuto natin, okay na. So nandun naman po tayo sa date. Ito po yung date niya. So bakit 29? Yung pong 1, buwan. Itong 29, kung pang ilang araw na nung buwan. So pang 29 na yan. So titingnan nyo po, pwede po magkabaliktad kasi. Hindi ko alam, sa ibang models, baliktad yan. Pwedeng ito, halimbawa, mga nakuha nyong relo, ganyan yung makita nyo. Diba? Sineset nyo, titignan nyo po. Basta pindut-pindutin nyo lang po yan, dagdagan nyo. Kapag lumagpas siya ng 12, ibig sabihin, ito po yung araw nung buwan. Ito yung day niya. Date. Date pala yan. So, dahil 29 kanina, balik natin. So, pag pinindot nyo na naman po itong ilalim na buton, itong kanang ilalim na buton, malilipat po siya dun sa buwan. Ayan. So, bakit ko po sinasabi na check upin ninyo kung nandun kayo sa buwan o dun sa araw? Kasi, baka sinet nyo yan, nakuha nyo siya February 2, edi 2-2 lang yung kinabit nyo. Tapos, pag tinignan nyo yung date, ah, ba't mali? Baka nagkabaliktad po kasi. So, para lang po sure, di ba? So, kamukha nito, ito yung buwan. Kasi hanggang 12 lang siya. So, hanggang December lang. So, January 29. Okay na po tayo dun, di ba? Pag pinindot nyo po uli yan, ayan, kung makikita nyo po yun, may mga initials po dun na letra para po dun yun sa araw ng isang linggo. Diba? Yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Pero hindi po sila nakasulat ng buo. Initials lang po nila. Kamukha ng Sunday, S. Monday, M. So kung anong araw po, pindutin nyo lang dito. Ilipat nyo yung box. Ayan. Dun sa tamang araw. Para makuha nyo po yung tamang araw ng date ninyo. So, ganun lang po. Pagkatapos nyo pong naiset lahat yan, ayan, ayan, bumalik po tayo sa oras. Tapos, pindutin po natin ito. Huwag nyo pong kakalimutan pindutin ito kasi kapag nagbiblink po yan, pag na-aksidente nyong napindut yan o kaya napindut ito, tapos, mag-iiba po yan ang hindi nyo sinasadya, hindi nyo alam. Tapos baka magtaka po kayo, bakit nag-iba yata yung oras, di ganito yung pagkakaset ko ah. Tinama ko to dun sa oras ah. So kailangan nyo pong pindutin ulit ito. Ito, itong kaliwang ilalim na buton para
Yan, mapunta doon sa normal na oras. So, okay na po siya niyan. So, wala na po kayong kailangan pindutin niyan. Nakaset na po siya. So, karagdagan lang po yung tutorial. Alam ko na, sabi ko na rin po doon sa tutorial ko to, doon sa gift watch na sinasabi ko na video, yung sa ilaw niya. Ayan yung ilaw. Rainbow. Nakaset siya sa rainbow. So, yung mga ganitong klase ng relo, tignan nyo po. Pwede nyo pong palitan yung ilaw niyan. Kung ayaw nyo po yung rainbow na yan, pindutin nyo po ng matagal. Ayan o. Meron siyang steady na blue lang. Meron din siyang green. Iba-ibang kulay po yan eh. Meron po siyang, ano ba to? Orange? Light green? Or blue-green? Ayan, orange na naman ba to? Pink or red? Iba-iba po yan. Tapos, meron pang isa. Pindutin po pala na. Ayan. Basta pindutin nyo lang po na matagal, mag-iiba po yung klase ng ilaw niya para sa mga ganitong klase ng relo. So sana po nakatulong po yung pagsiset natin sa ganitong klase ng relo, lalo na kay Ma'am Rosemy, ng step by step na pagsiset ng mga ganitong klase ng relo. So hanggang dito na lang po muna yung video natin patungkol sa mga ganitong klase ng relo. So ayan po, sana po nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung bago lang po kayo sa channel natin, pa-subscribe na lang po and pa-hit na lang yung notification bell at na-monetify po kayo sa mga susunod pa natin i-upload ng mga video tulad ng mga ganito. So, marami-marami salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po kayo lagi.